patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos yung araw na bagamalang kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si Joan Punsoy. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita. Nag-asikaso sa bangkay at ilang nakiburol sa batang namatay sa COVID-19 sa San Fabian, Pangasinan. Nakitaan umano ng sintomas ng naturang sakit. Latest sa COVID-19 monitoring sa Hilaga at Gitnang Luzon. Alamin! 80 anyos na lolo sa lungsod ng Dagupan nasawi sa COVID-19. Eastern Pangasinan District Hospital sa Tayug, Pangasinan, hindi muna tatanggap ng pasyente matapos magpositibo ang isang doktor sa COVID-19. Pinakamatandang COVID-19 patient sa Baguio City, nakalabas na sa ospital. Sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine, pananampalataya ng mga Katoliko sa Hilaga at Gitnang Luzon, hindi natinag sa pag-uumpisa ng Semana Santa. At pagkaing mula sa Thailand na sinangkapan ng bulaklak na santan, ano kaya ang lasa? Sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine, pananampalataya ng mga Katoliko sa Hilaga at Gitnang Luzon, hindi natinag sa pag-uumpisa ng Semana Santa. Narito ang report. Sa paggunita ng linggo ng Palaspas o Palm Sunday, hindi naging hadlang sa mga Katoliko ang umiiral na enhanced community quarantine. Pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang Palm Sunday Mass na napanood sa social media via live streaming. Sa kanyang homily, binigyang diin ng Arsobispo ang sakripisyo ni Jesus at tunay na buod ng Palm Sunday na hudyat ng Holy Week. Ngayong Palm Sunday, di tayo makapasok sa simbahan, di makapunta sa simbahan, hindi madala ang palaspas. Pwede tayo magkaroon ng Palm Sunday kahit walang palaspas. Pero hindi tayo magkakaroon ng makabuluhang Palm Sunday kung hindi tayo marunong manghahas na bumitaw. Kung hindi tayo marunong manghahas na itaob ang sarili. Kung hindi tayo marunong manghahas na pumantong na madurog ang puso, na madikit pero hindi natatakot mapasok. Simple lang ang mensahe ng linggo ng Palaspas, lalo na ngayong may kinakaharap na krisis. Sana matuto tayong manghahas, nakalimutan ang sarili at mabuhay para sa kapwa. Ipinamalas ng mga deboto ang tatag ng kanilang pananampalataya. Mismong ang mga pari ang umikot sa iba't ibang barangay para bindisyonan ang palaspas ng mga deboto na inilabas sa kalsada na harap ng kani-kanilang bahay. Gaya sa barangay Barimangaldan, Pangasinan, kung saan nagabang ang mga deboto sa kalsada at hinintay ang pari na magbebendisyon sa kanilang mga palaspas. Ganito rin ang ginawa sa Dagupan City at sa Lingayen, Pangasinan. Sa Cabanatuan City, pinili pa rin ng ilang deboto na magtungo sa simbahan sa paggunita ng araw ng palaspas.
may tauhan ng simbahan ang nag-i-spray ng alcohol sa mga deboto bago makapasok sa loob. Ang ilang Katoliko naman sa Banggued Abra, nakinig na lamang ng misa sa radyo sa Linggo ng Palaspas. Ayon sa ilan na nakiisa sa pamamagitan ng radyo, hindi man nakapunta sa simbahan, ay damang-dama naman ang mensahe na hatid ng banal na misa. Sa pagsisimula ng Holy Week, mahalaga raw na mag-reflect sa kahalagahan ng buhay at pasalamatan ng may kapal. Itiwala sa kanyang lahat ng bagay na siyang may kontrol ng lahat. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Sa puntong ito, mga kapuso, makakapanayam natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si Reverend Father Hernan Karonongan ng Epiphany of Our Lord Cathedral Parish in Lingayen, Pangasinan. Magandang hapon, Father. Si CJ Torida po ito. Apo, good afternoon po, Sir CJ. Okay, Father. Sa gitna po ng kinakaharap ng krisis na dulot ng COVID-19, base po sa inyong pananaw, buo pa rin po ba, andun pa rin po ba yung tinatawag na enthusiasm ng mga Katoliko sa paggunita ng Semana Santa? Ayo po. Sa akin pong pananaw, Sir, mas lalo pong tumindi po yung enthusiasm or pananaw ng ating mga parokyano. Kasi para pong may kulang sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya. So para pong sabik po sila na makapasok po dito sa simbahan, sabik po sila na makapagsimba. So labas talo pong hindi yung enthusiasm or yung tinatawag na pananampalataya po nila. Okay. Father, ano po yung pinakamalaki o pinakamatinding challenge o hamon na kinakaharap ngayon ng kaparihan at ng simbahang Katolika to make this Holy Week meaningful? Ayos po. CJ, ang talagang pinakamatindi po na challenge po sa amin ay yung tinatawag na presence ng bawat isa. Mm. Po, ng ating mga parokyano at yung presence po namin para sa kanila. Mm. Yun po talagang matindi po. Po yung nasabihin sa kanila, hindi po sila pwede ito simbahan. Mm. Ang hirap po. It is with heavy heart na sinabi po sa kanila, po kayo pwede. Pero ang misa natin for the past, talagang strap sabihin sa kanila yon. King challenge at yun, Sir. Okay. Ngayong Semana Santa, Father, may mga practice po mga kababayan natin, lalo na po ang mga Katoliko, like flagellation, yung reenactment ng crucifixion ni Jesus, at marami pang iba. Ano po ang reaction natin dito? Tinotolerate po ba ng simbahan this self-inflicting pain na sinasabi? Congratulations po. Ng crucifixion. Jesus, para po sa ating pananampalataya, alam po natin na the body is sacred. Mm. Ang ating pong katawan ay sacred. And we call it nga Holy Spirit. Kaya, to protect this body from sickness, and we must not need the body because the body is ours and the body is God. CJ, sabihin ko lang, alam ko lang, what makes us holy is not pain and suffering, but actually love, yung pagmamahal. It is not necessary to imagine yourself and you make God happy by loving your kapwa-tao. Okay. Can you suggest po, Father, sa ating mga kababayan, what is the best sacrifice that we can offer to God this Holy Week? Lalo na ngayong nahaharap po tayo sa matinding krisis, Father. Ako po. Siguro po, pinakamaganda pong sakripisyo na pwede natin gawin ngayon, i-offer natin, ay yung tinatawag stay home. Mm. Cautionary measure yun. Stay home for the good of all na gusto ng Panginoong Diyos na i-preserve lahat ng ating mga buhay. Let's stay home because we are safe and let's pray continuously. Alright, paalala po, Father, sa ating mga kababayan at panigurado na nandyan po lagi ang Panginoon
at hindi tayo pinapabayaan sa anumang laban. Go ahead, Father. Ayun po. Mayroon po akong kuhan, ipapasa lang na very short lang po. Nakita ko na ang ganda po nito sa lahat po. Ganyan po. Yung virus po, hindi natin nakikita pero nakamamatay. Mm. Si God, hindi rin natin nakikita pero binibigyan tayo ng buhay. Mm. Naniniwala tayo sa virus pero mas dapat nating paniwalaan si God na kaya niyang alisin at walang imposible sa kanya. Just believe in Jesus. Amen. Maraming salamat, Father. Panayam po natin kay Father Hernan Karonongan ng Epiphany of Our Lord Cathedral Parish sa Lingayen, Pangasinan. Samantala, sa halos 23,000 na sumailalim sa COVID-19 test, 83% ang negatibo sa naturang sakit. Ayon sa Department of Health, patuloy ang kanilang monitoring sa progreso ng kalusugan ng mga pasyente. Samantala, isang nursing assistant na tumitingin sa mga COVID patient ang namatay sa United Kingdom. Nagkasakit daw ang 24-anyos na Pinoy nurse at namatay noong Biyernes. Hinihintay ng pamilya ang resulta kung positibo siya sa COVID-19. Umabot na sa 3,660 ang total cases ng COVID-19 sa bansa. 163 ang namatay at 73 naman ang total recoveries. Nag-asikaso sa bangkay at ilang nakiburol sa batang namatay sa COVID-19 sa San Fabian, Pangasinan. Nakitaan umano ng sintomas ng naturang sakit. Tutukan sa report. Mahigpit na minomonitor ng Provincial Health Office ang imbalsamador at ilan sa mga kaanak na nakilami sa 7 taong gulang na batang namatay sa COVID-19 sa San Fabian, Pangasinan. Nakitaan sila ng sintomas matapos isagawa ang contact tracing ng otoridad. Tuloy-tuloy ang monitoring sa kondisyon ng mga magulang at mga kapatid ng bata na kasalukuyan rin sumasailalim sa home quarantine. Sa pinakahuling tala ng Center for Health Development Region 1, 23 ang naitalang positibong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, 13 sa La Union, 1 sa Ilocos Sur, 2 sa Ilocos Norte, at 6 sa Dagupan City, 20 sa Tarlac, 24 sa Pampanga, 27 sa Nueva Ecija, at 20 sa rehiyon ng Cordillera. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. 80-anyos na lolo sa lungsod ng Dagupan nasawi sa COVID-19. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. Joanna, naka-alerto ang lokal na pamahalaan lalo't umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan. Nagsasagawa ng otoridad ng contact tracing. Sa resulta ng swab test na inilabas ng Research Institute for Tropical Medicine, nagpositibo sa COVID-19 ang isang person under investigation na namatay sa lungsod ng Dagupan noong April 2. Ayon sa otoridad, isang 80-anyos na lolo mula sa barangay Pugo Chico ang biktima na unang nakaranas ng sintomas ng sakit noong March 24. Bagamat walang travel history ang biktima, meron daw siyang direct contact sa isang bisita na galing sa Metro Manila. Na-swab siya nung pagdating sa Region 1, nagawa ng swab. And the result came out yesterday. Considering elderly siya, tapos may comorbid siya na diabetes, yun, pwedeng isang factor yun na nakababa sa immune system niya. Sa kabuuan, 6 na ang positibong kaso ng COVID-19 sa Dagupan City. 3 rito ang naka-admit sa iba't ibang ospital, habang 2 ang naka-strict home quarantine. Samantala, sa pinakahuling datos ng City Health Office ng Dagupan, nasa 38 na ang bilang ng mga person under investigation. 16 na rito ang nagnegatibo sa COVID-19 at 5 naman ang naka-confine sa iba't ibang ospital, habang 2 naman ang naitalang patay. Naka-lockdown pa rin ang barangay Pugo Chico. Ang ginagawa namin, pinapalista namin yung bibilin nila, bibigyan na yung pera, utusan namin yung barangay official dito na sila nang mamimili sa bayan. 5 naman sa 7 patient under investigation sa Calasiao, Pangasinan ang nagnegatibo sa COVID-19, isang sumasailalim sa 14-day quarantine at 1 naman ang nagpakita ng severe symptoms na kasalukuyang nasa ospital. We are continuously monitoring itong ating mga bisita na hindi natin alam kung saan sila nanggaling, na maaari po silang
magdala o mag-uwi sa atin sa ating lalawigan ng Pangasinan, no, sa bayan ng Kalasyaw, in particular, na baka sila pa magdala ng COVID. John, agad naman daw na nakremate ang bangkay ng biktima na nagpositibo sa COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan bilang pagtalima sa protocol ng Department of Health para hindi na nga kumalat ang sakit. Sa barangay Pugo Chico, maigpit na ipinagbabawal yung paglabas-masok ng mga residente. Halos paliguan na nga yung mga residente na nagpapabili ng mga pangangailangan nila o mga pagkain sa opisyal nga ng barangay. Samantala, hinihintay na lamang ng lokal na pamahalaan ang go signal na manggagaling sa Department of Health para magamit na yung City Astrodome bilang quarantine facilities sa mga person under investigation at magtatalaga dyan ng medical staff at kompleto rin ng medical equipment. Jawan. Russell, nabanggit mo kanina na anim na itong positibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan at nagsasagawa na rin ng contact tracing. Kumusta itong kondisyon ng kalusugan ng mga nakahalubilo ng mga nagpositibo sa kaso? John, tuloy-tuloy nga yung contact tracing na sinasagawa ng otoridad sa mga taong nakahalubilo ng mga nagpositibo nga sa COVID-19. Bagamat hindi pa direktang sinabi sa atin ng otoridad kung ilang porsyento na yung natapos sa contact tracing, meron daw silang isang minomonitor na nakasalamuhan ng isang COVID-19 patient at lalo't nagpakita daw yan ng sintomas ng COVID-19. Bukod dyan, ay nasa maayos naman daw na kondisyon yung iba pa na tao na nakasalamuhan ng mga nagpositibo sa COVID-19. Sa pamilya naman ng lolo na nagpositibo sa COVID-19 at namatay, ay strict home quarantine yung pinapatupad sa kanila ng otoridad at pinayuhan sila na hanggat maaari ay huwag munang lumabas sa kanila mga bahay hanggat hindi pa natatapos ang 14 days quarantine. Jawan. Russell, nabanggit mo rin kanina na mayroong mga positibong kaso na pasyente nga ng COVID-19 na doon sa bahay. Hindi ba ito delikado, Russell? Joanna, kausap natin kanina ang focal person ng COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan na si Dr. Ofelia Rivera at sabi naman niya ay naka-isolate naman daw itong mga positive sa COVID-19 at wala daw dapat ipangamba lalo't ligtas naman daw yung paligid nitong mga nagpositibo sa COVID-19. Joanna. Maraming salamat, Russell Simorio. Mga otoridad gumagamit ng kabaong bilang props sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa ilang bayan sa Pangasinan. Narito ang report. May nakalagak na kabaong sa mismong sentro ng bayan ng Bani, Pangasinan. Ito umano ang katuwang ng lokal na pamahalaan at pwersa ng kapulisan para sa pagpapatupad ng mahigpit na home quarantine ngayong ipinatutupad ang enhanced community quarantine sa Luzon. So ang paglalagay namin ng kabaong din sa gitna ng kalsada ng Bani ay inisyatibo ito ng IATF ng Municipality of Bani para magbigay ng paalala o babala lalo-lalo na sa mga taong ayaw pumirme sa kanilang bahay. Ayon sa PNP, epektibo ang estratehiya para matakot ang mga tao na lumabas sa kanilang bahay. Ito ay naging epektibo at tuwing nakikita nila ay medyo umiiwas nga yung mga tao nakakakita dyan sa kabaong natin na nalagay dyan. So, kaya ngayon medyo nalilesen na natin. May makikita rin kabaong sa gilid ng National Highway sa Balungaw. Babala lang naman daw sa mga residente ang paggamit ng kabaong. Siguro, kaya nilang ano, pero ako hindi pwede yun. Natatakot mga tao dun. Oo, kasi kung minsan yung mga tao matitigas ang ulo, kaya kumbaga iyan ang point nila para matakot yung mga tao. Pero ayon sa Department of the Interior and Local Government Region 1, walang legal na basihan naman yan. Hindi naman appropriate para lang ma-scare ang tao sa curfew. Ang mas talaga dyan ay proper education, not talagang bawal lumabas. And kung magbabayolate ka ng curfew, talagang i-detain ka sa istasyon ng pulis. Kasama si Henry Dominsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mga empleyado ng Dagupan City Hall nagkaisa sa paggawa ng face mask at face shield. Sundan sa report ni King Guevara.
Nagtulong-tulong ang mga empleyado ng Dagupan City Hall sa paggawa ng face mask at face shield sa kanika-nila mga opisina. Para sa lahat po, open po kami magbigay hanggat kaya po namin at may mga supplies po kami ginagawa. Donasyon ng mga empleyado at pribadong individual ang mga tela, plastic at styrofoam na ginamit upang makabuo ng mga personal protective equipment. Sir, parang servisyo na po namin sa mga tao para makatulong po sa lahat. Samantala, namahagi rin ang face mask, vitamins at mga pagkain sa mga frontliners sa Cabanatuan City. Namigay rin ang pamahalang panglungsod ng mga bigas. Tumulong na rin ang mga preso sa Ilocos Norte Provincial Jail sa paggawa ng improvised face mask para sa mga frontliners. Namigay naman ng tulong ang Chinese Consulate para sa mga apektado ng enhanced community quarantine sa Ilocos Norte. Kasama si Jing Dacanay, King Guevara, Balitang Amianan. Mga kapuso, ngayong Semana Santa, pag-alabin ang ating pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin para matapos na ang krisis na dala ng COVID-19. Mga kapuso, kamusta po kayo? Inanyayaan ko po kayo manood muli ng ika-anim na utos na kung saan magbabalikan ang pagmamahal na namin nila Emma, ni Georgia. Si Emma pala. Alam nyo, nakakalito. Pero ito po si Gabby Concepcion at gusto pong sabihin sa inyo na ito po ay lumalabas tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon pagkatapos ng Itbulaga. Enjoy po mga kapuso. Hashtag stay home. Hashtag stay safe. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. 49 anyos na lalaki patay matapos mabaril ng kaanak habang nangangaso sa bundok sa Kabugaw, Ilocos Sur. Balitang tinutukan ni Ivy Hernando. Nanginginig at maluha-luha ang magsasakang si Melchor Tatson, 28 anyos. Aksidente umano niyang nabaril ang tsuhin na si Reynaldo Tatson, 49 anyos. Habang sila'y nangangaso sa bundok sa Sitio Caset, Barangay Maradodon, Kabugaw, Ilocos Sur. Sa investigasyon, nagpunta sa bundok ang magtsuhin kasamang apat na iba pa para mangaso ng baboy ramo. Ito namang dalawa, itong biktima at saka suspect, pumunta doon sa mataas na bahagi para doon abangan yung baboy ramo na bubulabugin ng mga apat. Ang biktima, gumapang umano sa damuhan, dahilan para mapagkamalan ng suspect na baboy ramo. Kaya malaulo na rin magigkita ko. Nag-isip mo lang magigkita. Hindi pa kapaminduan ang kakita ko. Isuman at tamam. O, magigita ka sa bahay. Hindi pa kapaminduan luna. So, tiniro ko mo. Ganado yung magtiniang ganito. Bumulagta ang biktima matapos mabaril gamit ang homemade shotgun ng suspect. Ito namang suspect ay nakita nilang umiiyak at inuuntog-untog daw yung kanyang ulo sa lupa. Nagsisisi ang suspect at humihingi ng tawad. Sakit ma'am, nangguhiran tawad mo. Sabi ko ma'am na mapakawandag tumulang mo. DJ, naitiro ka niya naman. Didose ko, siya mga buli na panaming kanya na niya bagina. Awang mo ti kakaikaiwan na kung mga pakailingadan na. May alat namang ipila ti kasong tanong yun to di mapagsasaritaan. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang isa sang palaban sa suspect. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mag-asawang Pangasinense na naninirahan sa Amerika nasawi sa COVID-19. Kaanak ng mga biktima nagbabala na hindi biro ang COVID-19. May ulat si Russell Simorio. Lumolobo ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Amerika, kabilang sa mga nasawi ang mag-asawang Pilipino na naninirahan na sa New Jersey
Tubong Dagupan City at Season Pangasinan ang mag-asawa. Eksklusibong nagpaunlak ng panayam ang kaanak ng mga biktima. Kwento ng anak na si Cheryl, March 19 nang ma-admit sa ospital ang ama na si Alfredo Pabataw na nagtatrabaho bilang medical transporter. Namatay siya noong March 26 dahil sa COVID-19. There's no words to explain it kasi it's nothing that anybody can bear. Alam mo yun, parang ayoko sabihin na masakit kasi sobrang sakit. Ayoko sabihin na trahedya to kasi more than siyang trahedya. March 30 naman ang pumanaw ang ina na si Susana Pabataw na nahawaan din ng COVID-19. Posibleng sa ospital nakuha ng mag-asawang virus dahil kabilang sila sa frontliners. Masakit-sakit talaga. Minsan kinwestiyon ko nga kung ano bang nanggawa namin, diba? Nais ng pamilya ng mag-asawang namatay na magbigay babala sa publiko na hindi biro ang COVID-19 sumunod sa preventive measures na ipinapatupad ng gobyerno para labanan ang COVID-19. Lahat gagawin ko para to bring that awareness to everybody para malaman ng lahat na hindi to biro. Hindi to na yung government natin nag-OOA lang sila. They're not overacting. Kasi it's happening and it's here. Lahat tayo dapat magtulungan. Russell Simorio, Balitang Amianan. Ilang Pangasinense pabor sa pagpapatupad ng priority lane para sa mga frontliner. Naritong report. 24 oras ang serbisyo ng mga frontliner ngayong pinatutupad ang enhanced community quarantine. Pumapasok sila para magamot ang mga tinamaan ng COVID-19 at para maipatupad ang mga pinaiiral na panuntunan ng ECQ. Bilang pagbibigay pugay sa mga frontliner, ilang establishmento ang nagpapatupad ng priority o courtesy lane sa mga frontliner. Ito'y para mabawasan ang pagod ng pag-aantay ng mga frontliner sa mahabang pila. Daan natin sa proseso para walang mauuna kahit kaming frontline. Ngwari, naiwanan namin yung area namin. Ayun, para makabalik agad sa area namin, ma'am. Pwede rin yan kung gusto nila na mauna kami. Naiintindahan daw ito ng ilang Pangasinense. Nahirapan din sila sa pagsiservisyo nila sa atin. Dahil ganyan, kung 24 hours na sila, mahirap. Tapos kung pipila pa, ayun, mahirapan na sila. Batid ng Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng courtesy o priority lane sa mga establishmento. Voluntaryo lang daw ang pagpapatupad nito. Sa kasalukuyang batas, tanging mga person with disability, buntis at senior citizen ang kasama sa priority lane. As a part of our cooperation, pwede pong gawin nyo ng mga groceries at mga retailers para sa ating mga frontliners. Siyempre, ang nasa batas ang discounted lang yung senior citizens, PWDs. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Matumal na kalakalan ng bangus, iniinda ng mga negosyante sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell? Si Jay, bagamat sapat ang supply ng bangus, umaangal naman ito mga bangus dealer dahil sa kakaunting bilang ng mga buyer. Epekto raw ito ng enhanced community quarantine. Tumaas ng halos 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Mula sa dating presyo na 120 pesos, naglalaro na sa 135 hanggang 140 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus ngayon. Sapat ang supply ng bangus pero mahina ang kalakalan. Ang problema lang medyo kwan, yung mga buyer, minsan wala, minsan mayroon. Mahigpit kasi sa mga bayan-bayan nila. Ay mga iba naka-lockdown. Sa Mangaldan, Pangasinan, kinausap ng lokal na pamahalaan ang mga rice retailer at dealers na huwag magtaas ng kanilang presyo ngayong nasa krisis sa COVID-19. Sa ngayon, nasa 32 pesos hanggang 47 pesos ang presyo ng commercial rice sa bayan. Samantala, bumaba ng halos 10 piso ang presyo ng kada kilo ng LPG. Nagbaba ng 9 hanggang 10 piso ang household LPG at 6 na piso naman sa auto LPG. Naglagay rin ang market division ng tag price sa mga panindang produkto sa pamilihan para maiwasan ang overpricing. Ang mga panindang gulay, kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo dahil sa hirap ng biyahe sa mga bagsakan market. Pag mag
overpricing sila, lumabag po sila sa batas ay 5 to 2 million ang multa nila or 5 to 15 years in prison. Suportado naman ng Department of Trade and Industry ang planong partial lifting ng enhanced community quarantine. Our head office and the national government is looking into scenarios, no? Kaya nga tinitignan nila paano ba yung dapat. Do we do a gradual or phasing sa pag-lift, no? So tinitignan nila para makabalik na rin yung ating mga tao, mga negosyante. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pinal na desisyon ng pamahalaan kaugnay sa pinatutupad na enhanced community quarantine na nakatakdang magtapos sa April 14. Si Jay umaasa mga bangus dealer na unti-unti nang babalik sa normal ang kanilang bentahan ng bangus sa oras na matapos na itong krisis na dulot ng banta ng COVID-19. Samantala, tumaas din ang presyo ng galunggong na nasa 150 pesos na ang kada kilo ngayon, habang nasa 200 pesos naman per kilo ang presyo ng salmon. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio. Bilang ng mga nagpapabakuna sa mga health center, bumaba dahil sa ipinatutupad na ECQ. Sundan sa ulat ni Kim Bandarlipe. Bumaba ng 50% ang bilang ng mga nakikiisa sa immunization program sa bawat bayan at lungsod ayon sa Pangasinan Provincial Health Office. Posibleng epekto ito ng ipinatutupad na enhanced community quarantine. Wala rin umanong masakyan ng iba papuntang health centers dahil sa mass transportation suspension. Patuloy naman po na nagbibigay po ang Departamento ng Kalusugan sa atin pong mga bakuna. No? Sa katunayan, meron naman po tayong nagagamit pa sa atin pong pagbabakuna. May panukala naman ang ilang mga magulang para hindi na nila kailangang lumabas ng kanilang mga kabahayan at hindi mahawaan ng COVID-19. Mas okay po yung house to house na lang para hindi magiging crowded dito sa health center. At least lahat ng mga bata matitignan doon kung house to house. Maano yung mga bata para maano sa protection nila. Walang magkasakit, ganun lang. Ayon naman sa PHO, nakadepende sa health workers kung paano isasagawa ang immunization program. Tuloy pa rin naman daw ito kahit nakatuon ang atensyon ng karamihan sa mga health workers sa krisis ng COVID-19. Inactivate po yung work, no? yung ating pong barangay health emergency response team. So ibig sabihin po, kailangan, actually itong grupo na to ang magbibigay ng iba't ibang servisyo. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Kim Bandarlipe, Balitang Amianan. Abisala mga kapuso! Muling bisitahin ang mahiwagang mundo ng Encantadia. Gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes. 7:45 pagkatapos ng 24 oras. Mga apwes, handa na ba kayo? Esto sakto! Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Na-discharge na ang 74-anyos na COVID-19 patient, ang pinakamatanda na COVID-19 patient sa lungsod ng Baguio. Siya ang ikalimang pasyente ng lungsod na nakarecover mula sa sakit. Pinalakpakan at inalaya ng health workers ng hospital ang pasyente ng mga lobo at streamers habang palabas siya ng ospital. Ayon sa physicians, highly vulnerable ang pasyente dahil siya ay hypertensive. Samantala, nagsagawa ng 60 rapid testing sa mga patient under investigation sa lungsod. Hindi conclusive ang resulta ng test kit. Kailangan pa rin ng swabbing at confirmatory test sa RITM o mga sub-national level testing centers gaya ng Baguio General Hospital bago maideklarang positive case ang pasyente. Sapat na supply ng kuryente sa Central Pangasinan, tiniyak ng Senpelco ngayong tag-init. Narito ang ulat ni Kim Bandarlipe.
Iniyak ng Central Pangasinan Electric Cooperative na sapat ang supply ng kuryente ngayong tag-init. Mababa raw ang demand sa kuryente ngayon. Wala nang mga biso yung ating system operator or ang NGCC na may kakulangan sa supply. So, ibig sabihin po, sapat yung supply ng kuryente natin. Ayon sa Sempelco, may mga ilan pa ring insidente ng power interruption dahil sa hindi inaasahang pagkasira ng mga pasilidad. Pero naaayos naman ito kaagad para tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Kailangan nila ang sapat na kuryente dahil sandala na ginagamit ng panahon. At wala naman pong dahilan na para magkulang ang supply ng kuryente dahil yung mga malaking kumpanya at establishmento ay pansamantalang nakatitid. Yung nasisira yung transformer, ito po yung agad na pinupuntahan ng ating mga maintenance lineman at pinapalitan yung equipment para may restore yung mga yung ilaw ng mga affected na lugar. Samantala, magtatagal hanggang April 12 ang bayaran para sa March bill matapos magpatupad ng 30-day extension. Eastern Pangasinan District Hospital sa Tayug, Pangasinan, hindi muna tatanggap ng pasyente matapos magpositibo ang isang doktor sa COVID-19. Tutukan sa report ni King Guevara. Nagpositibo sa COVID-19 ang isang babaeng doktor sa Eastern Pangasinan District Hospital. 33 anyos ang pasyente at residente ng Binalonan, Pangasinan. Nakaramdam umano ng sintomas ng COVID-19 ang pasyente, kaya agad siyang nagpa-admit sa EPDH. Sinasabi is may exposure siya. So, she was admitted sa aming hospital sa Eastern doon sa nagpa-admit. Kaya thinking na siya po ay may sore throat, may upo siya during the time at may lagnan. So, siya nga po ay naging positibo. Sa ngayon, nagpapagaling na ang pasyente sa kanyang bahay at sumasailalim sa home quarantine. Nasa ano na po siya? Nasa bahay na. So, during the time na lumabas yung resulta po niya. So, siya po ay nagpapagaling na sa bahay, naka-isolate naman po siya, kinakamusta rin naman po natin siya, at nag-subside na lahat ng signs and symptoms po niya. Apo. Dahil dito, pansamantala mo nang hindi tatanggap ng pasyente ang EPDH. Wala pang tiyak na araw kung kailan bubuksan ulit ang ospital para sa mga pasyente. Na dahil nga po may mga na-expose doon sa ating COVID-positive na doctor, na mga nurses at saka mga doctors at isa pa pong mga personnel sa ating Eastern Pangasinan District Hospital, ay minabuti po ito na isarado muna. No? Temporary closure siya hanggang matapos po natin yung disinfection and sanitation. Kung maaari lang sana yung mga tao, sumunod na lang sana sila kung ano man yung inaano ng gobyerno, magano lang sila yung sinasabi na stay at home. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Plastic seal, nagsisilbing improvised PPE ng mga pulis sa ilang himpilan ng pulisya sa Pangasinan. Narito ang report. May foot bath bago makatapak sa bulwagan ng Binmaloy Police Station. May karatula ring no mask, no entry. May plastic na nagsisilbing harang ng desk officer sa mga kliyente ng himpilan. Ito ang nagsisilbing improvised protection ng kapulisan para maiwasan ng COVID-19. Kasi itong opisina natin, in-out yung mga tao na pumapasok dito. Hindi namin alam kung sino yung mga may virus sa kanila. So mas mabuti na rin na overprotective din kami para sa sarili namin, para tuloy-tuloy yung pagserbisyo natin sa publiko. Kabila ang pwersa ng pulisya sa mga frontliner laban sa COVID-19. Napaka-importante na malayo sila sa sakit para magampanan ang tungkulin sa pinaiiral na enhanced community quarantine. Araw-araw ang kanilang serbisyo habang naka-home quarantine ang lahat. Para sa duty po namin at para maserbihan po namin yung taong bayan, ma'am. Habang ipinatutupad ang mga panuntunan ng ECQ sa Luzon, importante umano ang kooperasyon ng publiko na manatili na lamang sa bahay para hindi tamaan at hindi makahawa ng nakamamatay na virus. Kasama si Henry Dominsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Pagkaing mula sa Thailand na sinangkapan ng bulaklak na santan ating tikman sa mangantila. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki para makasubok ng kakaibang pagkain. Atin ang subukan ng isang dish na gawa sa bulaklak na matatagpuan sa ating mga bakuran. Maaari itong gawin kahit nasa bahay lang. Ito ang tinatawag na Dok Mai Tot na mula sa bansang Thailand. Patagal na pong
ano ginagawa nilang snack ito na fried santan. Pati yung dahon ng bougainvillea, pwede po palang i-treat at kainin. Ihanda ang sangkap gaya ng santan, harina, itlog, asin, paminta at mantika. Okay, so kailangan tanggalin na yung dahon bago i-treat. Ibabad muna ang bulaklak sa tubig na may suka para matanggal ang bakterya. Para gawin ang butter, paghaluin ng itlog, pampalasa gaya ng paminta at asin, saka ihalo ang harina at lagyan ng kaunting tubig. I-deep fry ito sa kahanguin. Maaari itong isawsaw sa suka o sa mayonnaise na may ketchup. Mataas umano ang fiber content ng dish na ito at maaaring makontrol ang kolesterol. Actually, ito, gamot sa ulcer, lalong-lalo na yung mga walang makain, pwede silang kumain ng santan, ng bulaklak. May mga bulaklak po na matataas ang kanilang mga fiber content. Pero may mga flowers din po na matataas po ang kanilang vitamin C. Tapos yung mga flowers na green sila, matataas po ang kanilang mga calcium. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Kim Vanderlipe, Balitang Amianan. Mga kapuso, patatagin po natin ang ating pananampalataya at huwag sumuko sa krisis na ating kinakaharap ngayon. Sama-sama po tayo na labanan ang COVID-19. Patuloy rin po kaming nagbibigay pugay sa lahat ng frontliners na walang pagod sa pakikibaka para lang mailigtas ang kanilang mga kababayan. Ang tropa ng Balitang Amianan, kasama nyo rin po sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman. Ika nga, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.